parang weekend lang na nag-time lapse and we're down to our season 2 ender dito sa Corina Interviews. And before anything else, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta po ninyong lahat sa aming programa. Mula sa mga hindi malilimutang kwento, sapul sa pagkabata, mga eksenang hindi natin inakalang nangyari sa buhay ng mga kilalang mga personalidad, iba't ibang mukha ng pag-ibig, tagumpay, hanggang sa pag-iiba ng direksyon sa kani-kanilang karera. Pinag-usapan at kinapulutan natin ng mga aral. At lahat ng yan, pinagsaluhan natin dito lang sa ating iconic chair na kahit saan magpunta, dala-dala namin. Lang sila mga basta babae. They are empowered women. Pagdating sa pag-ibig, strong. At sa pagdating sa pagiging ina, slay sa pagiging wonder mom. Mga lodi moms ang diskarte nila sa buhay. Balikan natin ang mga eksena namin ni Shasha Padilla, Rupa Gutierrez at Mariel Rodriguez Padilla. Noong may sakit na talaga si Dolphy, anong pinanghawakan mo to survive that? Hindi madali ang mawala ng partner. Mm-mm. And a partner like him, such so bigger than life. Yeah, I realized kasi during the beginning of our relationship, I only prayed sa God, kahit 10 years lang ang ibigay mo sa akin with him, I would be very, very happy. But he gave me more. Mm-hmm. So it was actually tanggap ko naman yun from the beginning because of our age difference. Alam ko talaga dadating yung panahon na yun. And as a mom, how involved are you with your kids? Pakialamera ka bang nanay? Not so much. Uh-oh. I really respect their decision and, you know, free will. Ganyan. Pero alam naman nila na nandito lang ako para gumabay sa kanila. Madali naman akong kausap. You had to cope with the loss your own way, mm-mm, right? Paano ka na in love ulit? Actually, wala naman akong plano ma-in love. Pero tumawag si Sharon Cuneta. Sabi niya, "Shing, are you open to dating?" Tapos sabi ko, "Yes." Sabi ko, "I want to give it a try." And I did. And I go, parang, yeah, he was just like, he can be my friend, you know. But he was funny, he was nice. And madali siyang magaan sa loob naman. And so we parted ways after that. And then I don't know what happened next. Parang we saw each other again and gave it a try. And, you know, then we clicked. Ayun. I really had to give it more time pala. Okay. Mm-hmm. Ah, so parang it took one date and another etc., etc. So yung perception ng pag-ibig sa'yo, paano na siya ngayon? What to you is love? Love is being somebody that you're very, very comfortable with. You know, ganun na yung konsepto ko ng pagmamahal. Somebody that you plan your day with or your years with. Mm-mm. Especially your retirement years. Mm-mm. Yung mga, kasi syempre nandoon na ako eh. I mean, I think it's a hashtag best life. Hashtag ko po yun sa aking mga IG post. Because you still get to sing and perform. Yes. You still look fabulous. Thank you. Graduate ka ng nanay. I mean, nag-alisa na sila. Nagkanika-nila na sila. Mm-hmm. Nagka-apo ka na from from all these, di ba, loves of yours. Mm-mm. And you've loved greatly. Yes. You've loved so greatly. And may imprenta ka na sa industriya. And then you build a farm. Ano ba naman, Shasha? Yun na yun, di ba? Kota na, kota. Yes, I'm right? Very blessed, yes. Hashtag blessed. So now let's spill the coffee. Spill the coffee. Yeah, spill the coffee on the G. On the G. From Miss World, Reina. Parang literally Reina ng mundo, hindi ba? Biglang nag-household chores ka sa Istanbul, hindi ka nahirapan? Eh, sanay ka naman. Oh, hindi naman ako nag-household chores, pero it's more of living with a husband,
back-to-back yun eh. Doreen was born and then after 7 months, nabuntis na naman ako. So parang kambal sila. They're only 11 months apart. Okay. So medyo nahirapan ako doon. Tapos paano bang mag-submit sa lalaki? Kasi sabi ni Mami Rufa, eto ha, pakinggan mo. Kaya kami nagtagal ng daddy mo, pag mainit ang ulo ng isa, kailangan ikaw magpakumbaba. So all the adjustments for love. Yes. Love talaga. Na-in-love ka rin sa kanya. Ay oo. Sa tingin ko talagang siya yung true love ko. How are you as a mom? I think I mean, not now. Then. How were you then? I think my life changed when I became a mother back then. Kasi before, it was just about me eh. Uh-oh. Spoiled ako, only girl. So lahat, ako. Ako lagi may attention. Pero yung nagkaroon ako ng dalawang anak na babae and I became a mother, it's not about me anymore. It's about them. I have two human beings that I really have to take care of, direct their lives, their paths, ano mangyayari sa kanila. It's not easy ah, because mm-hmm. I trust my children so much, but you don't trust the world, di ba? Mm. So, I think it was the best decision I ever made. Talaga? I would never change them and that episode in my life or anything else. So talagang itinaguyod mo talaga yung dalawa mong anak mag-isa? Mag-isa, with the help of my family, of course. Yes. You know, I mean, mga titos nila, Chard, Mond, Elvis, all my brothers, and my mom and my dad. I think importante talaga nagkaroon ka ng strong foundation. Oh. Kasi when I came back from Turkey, they were there to really support me and to guide me. So, kumbaga, napilay ako or naputol yung isang wing ko, they were there to take care of me. So, wow. I say that I'm thankful and I'm grateful. Pero ang maganda naman sa kwento ninyo ni Ilmaz is now, and this is new, mm-hmm. you finally allowed that your kids are also with him. Yes. Diba? After 15 years, Doreen and Venice were able to reunite with their Baba. That's what they call him, Baba. And, you know, para sa akin, natutuwa ako, naiiyak ako when I see that the kids are happy, you know, that they're able to spend time with their dad, no matter how short, 8 to 10 days lang yon. Pero nakita nila in the flesh yung kanilang tatay. And that he exists. So I'm very happy for them. And sana tuloy-tuloy na yung communication. And who knows, you know, we might reconcile as co-parents. As co-parents, why not? Yeah. Oh. Ayokong ipagkait sa kanila yon. Mm-hmm. Yung heritage at yung background ng daddy nila. Kasi that's a part of them. Right. And we can't erase that. So bilang nanay naman, so sabi mo nga, kare-kare yung ilan na ba? I have two kids. Two kids, I have okay. two kids, 3 and 6. 3 and 6, wow. Pero may pinagdaanan ka rin mahirap. Ah. Yes, I had several miscarriages before. From action star's wife to senator's wife. Inakala mo bang papasok siya sa politika? No, never. Never, never, no? Diba? But you know what, I was one of the first few who I feel who told him na you should. So I said, you know, you're going to reach more. Mas marami kang matutulungan if meron kang, kumbaga, nandun ka na, may title ka na eh. Kasi minsan the title makes a difference. Right. You know, like you don't have to go through so much, because mas may entertain agad yung tulong na gusto mong makarating. Correct. And then yung opinions niya, isa pa yun. So I felt na it would be better. Pero hindi mo inakala magiging number one? Never, madam. Wow. Madam, ito yung storya kaya ako naging live seller. Guys, malinis na malinis. Super brand new. Nothing to explain. Unbelievable, sabi ni Robin. Naku, baka lang mag-adjust. So since I have a hoarder, meron akong sakit ng hoarder ako, madam. So I started with my own things. And the stuff that I got from there, pinagawa ko ng t-shirts, ng tarpaulins, ng mga cap, ng mga baller bands, kanya. That's how I was able to help in the campaign. Wow! Huharang asawa naman pala ito! Every weekend, nagla-live selling ako and... Kasi nakita ko yung setup niya. Yes!
Online Selling 101 with the number one online seller, Mariel Padilla. Sabi ko, I want to be the live seller of the stars. Alayin na siya, madam. Ay, may sumisilip. Na senador. Oh, ayan. Hello. Hi, babe. Mahilig na ako magbenta. Kaya, yes. Ayan. Hi. Ang ganda naman ng kastilyo ninyo dito. To lead and serve the people. Sa ilang taon, ibinahagi rin nila ang kanilang panahon at buhay sa publiko. At sa pagtatapos ng yugtong ito ng kanilang buhay, daw, pinapasok naman nila ngayon tayo sa kanilang tahanan at bagong buhay. Life After Politics, nina Tito Sen, Manong Chavit at Isko Moreno. One more time, dito sa Corina Interviews. Ang kasabayan mo, ha? Mga bigatin. Oo, talaga. Oo. Noong 1992, mm-hmm. Ay, grabe. Mm-hmm. Yun ang pinaka-isa siguro na talagang swerte ko sa buhay, kung tutusin. Oh. When I entered politics and became senator, ang mga kasama ko, ang mga naibigay sa akin experience at dunong ay hindi kayang bayaran. Oh. Hindi kayang pag-aralan. Yeah. So, anong payo mo sa mga gustong magpolitiko? Well, find it in your heart. At saka talagang, kung talagang kangay, maganda ang intention mo, why not? What is your proudest moment sa politika? Wow. Siguro when I became Senate President. Yes, of course. No? Not all senators become Senate Presidents. Yes, oh. So, I served 9 Senate Presidents from 1992 to 2017. Natutunan ko doon sa 9 Senate Presidents, alin ang hindi maganda, alin ang magagandang ginawa nila, alin ang mga... So, yung experience na yun, perhaps, really helped me in trying to get together with my colleagues. Mm. Eh, kailan ka babalik? Kailan ka babalik? Well, sa ngayon, hindi pa namin pinag-iisipan. Hindi ko pa pinag-iisipan at nag-i-enjoy pa ako. Enjoy ka pa? Binibiro nga ako ni President Bongbong noong isang araw. Sabi kay Gian, sabihin mo sa daddy mo, if he's getting bored, you know he can come over. Sabi ko. Okay, so wala ka pa. Wala ka pa sa point wala na pa. Bored ka. Wala pa. Okay, ini-enjoy mo pa yung mga apo mo. Ilan na ba ang apo mo, Tito Sen? 11. I can't believe that. 11. 11? 9 boys and 2 girls. Hindi ako naniniwala na hindi ka nababalik. As in, hindi ako naniniwala. Pero sa ngayon, may bago siyang show. Sa dami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat, ihayag ng saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Walang kapaguran. Sabay-sabay ang mga show ninyo. So now, you have a new show on this station, Net 25. What is it about? Reality check. Actually, yung definition ng reality check, yun na yun. Mm. It's in the title. Mm-mm. Ang format kasi is to find out the reality behind the issues of today. Uy, tulong pa rin sa bayan yan, ha? Oo. Oo, yung mga pagpapaliwanag ng ganyan, para maintindihan ng tao. Oo, yun na, kaya nga, ano realidad eh, na nangyayari doon eh. Like father, like son. Si Gian Soto is in the house. Palakpakan tayo. Oh, kasama din siya. You know, I had to do this kasi makikita mo talaga kung paano yung, kung ano yung pinanggalingang puno, yun din ang bunga. Kailan mo naisip na star ang dad mo? Oh, wow. Growing up, lagi akong sinasama ni daddy sa work eh. Whether it's shooting, movies, or taping ng really? School book. Like 4 years old? Yeah, no. Nung pwede na. Oh. As far as I can remember, kahit sa Itbulaga. And then later on, when he entered public service, he'd take me with him sa work sa vice mayor's office, ganon. So parang, hindi, parang for me, it's not a big deal. It's just his work. Ganon nung una eh. And then as nung naging teenager na ako, doon na nakita na parang, okay. Okay, what? Okay, so he's a celebrity. Kilala pala. Kilala pala. Ah, okay. And for me, it's a blessing. It's a so really proud, blessing. Proud son ka naman. Yes, of course. So pero may proud. Pressure ba?
huwag ka munang kikibo. Pressure to work hard. Natuto ka din ang formula sa yes. pagpapalaki ng mga anak sa dad mo. Yes, tinuro niya sa akin yun. Sa akin. At ang apo mo, konsehal din. Yes, sa akin yun, kay Apples, panganay. Oh, wow. Talagang generational na ang legacy. So, fulfilled ang feeling mo. Oh. It's really parang, ang hirap i-describe yung word eh. Pero, yes, fulfilled would be apt description. Kasi nakita ko rin doon sa aking pagiging showbiz, record producer, and then senator, and of course, sports. Yes. Fulfilled din. Golfer, di ba? Bowler, di ba? Nung araw. Yes, of course. Oh, and also a father to successful children. Yes. And now a grandfather. What a life. At kung saan siya nagsimula, kung saan siya natin nakilala, ay sa music. So now, it's time to jam. Ano ba itong ano? Ikaw lang ang aking mahal. Kami dalawa ni Joey De Leon nag-compose niya. Okay. Ito kasing kanta na to, later, baka, yun nga, when we started BSDN Company, may background itong kanta to. Kami ni Joey gumawa. Itanong mo sa akin kung sinong aking mahal. Ay, alam ko yan. Itanong mo sa akin, sagot ko di matatagal. Ikaw lang ang aking mahal, ang pag-ibig ko'y kanyang kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. An age reveal. Ilang taon na daw si Manong Chari? 41? Hindi yung kapanganakan mo, ha? 41 pa rin. 41 pa rin. 41. Okay. O, sige. Kasi nandito kami sa teritoryo mo. Tanong mo sa akin bukas, 41 pa rin. Next year, 41 pa rin. Ah, maganda yan. Magaya nga ito. Tumigil na lang sa 41. Very good. Saka din ako nagbe-birthday. Tumatakbo ako pag-birthday. Lumilipad ako sa Japan, US. Manong may Google na. Malalaman kung kailan ang birthday. Nalalaman nga, pero wala na ako. Pero wala ka dito? maganda yun. Okay. Hey, what is the secret to a long life? Happiness. Uy. Ano napapaligaya sa'yo? Lahat. Napakaganda ng lugar mo dito sa Narvacan. Super. Bakit ito ang pinili mong lugar? Dahil naging mayor ako noon, yun ang pangako ko sa kanila. Kasi maliit ang bahay na bili ko noon, maliit. Sa akala nanluloko lang ako. Di nagtayo ako malaki. So, nakita nila hindi ako nanluloko. Saka okay. Mabilis nila yung ito, nung lockdown. So, natapos nila ito 7.5 months. Tapos. Wow. Lockdown din yung mga tao eh. Oo nga, dito lang sila natutulog. Dito lang sila natutulog lahat. So, kailangan nila mag-work. Yes. Nababantayan. Sino ang nag-design? Pinakopya ko lang mga nasa magazine. Kaya binantayan ko, everyday dito ako. Tapos, balik ako ng hapon. Wow. 7.5 months natapos to. Okay. So, lumabas yung pagka-arkitekto mo ha? Kahit hindi natapos sa architecture. Maraming bakbak. Bakbak at ulit at bakbak at ulit. Merong eroplano na nag-crash landing doon sa isang villa. Merong parang barko. Napakaganda ng mga kwarto. Beautiful by the sea. Wow. I think one of your passions talaga ay bahay, no? Yes. Dahil napag-aralan ko rin ang architecture. Pag-aralan ko yung traffic. Marunong din umuha ng perspective. Correct. This is just some of the passions of Manong Chavit, pero kailangan makita nyo pa rin yung iba pa niyang mga passion. Mm-hmm.
Yes, si Manong Chavit Singson ang taong hindi nawawalan ng project. May mga project siyang charity para sa mga nangangailangan, yung kanyang walang katapusang pagpapagawa ng kanyang mga tahanan, at itong Baluarte, isa pang project niya, property development, para sa mga animal lovers and nature lovers tulad namin. Manong! Okay, andito na tayo. Ang gaganda nila. Yeah. Naku, talaga nakikipag-agawan itong isa. Ayan. So ito ay passion mo talaga. Yes. Mahilig ka talaga sa mga animals. Pero mahilig ka rin talaga sa property development. Maliban dito sa Baluarte. Paraiso ng nature and pet animal lovers. Ano pa ang dinidevelop mo? Marami. Walang katapusan na construction. Ikaw ang taong hindi nawawala ng project. Bakit? Para kung may sakit na, kung wala akong ginagawa. Totoo ba? Parang nakasanayan na. Ilan ang negosyo mo? Marami. Iba-iba. Hindi mo na mabilang? Hindi mo na mabilang. Nasa computer, mahigit 100 na. Almost lahat nandyan na eh. Babalik artista ngayon, mula sa pagiging politiko, eto na ang bagong Isko Moreno. At eto na nga ang kanyang studio. Nung una to, nung idea namin, box lang. Then we, by suggestions, I always listen to suggestions. And then sabi, baka umulit lang tayo, double toast gast pa. So, hinire namin siya, fortunately, tinulungan kami. Yun, na-redesign siya. Galing! Tapos ito yung... Kino mo yung camera niya? Ano to? State of the art? Kung yung quality sa broadcast, you pay tens of millions of pesos sa camera, a few hundred thousand, you can have the same quality, or in fact, much better, kasi 4K na siya. Tapos yun, hindi mo na kailangan ng mamahaling lente. Tapos talaga nag-desisyon ka na talagang gumastos para sa studio mo. Come on. Efficient. Cost. Kasi efficient. Yung titipirin mo, tapos palit ka ng palit, edi... Wag na lang. One time in mo na. Tapos may prescribed period na target ka na lang. Any company can produce. This is a plug-and-play studio. It's a smart studio. In fact, even our lights is wireless. We can operate the lights through... this tablet. So, yes, any company can just go here and create content. Misang galing ka sa puyat or taping, so hindi ka ready, so you can prepare yourself here sa dressing room. Ganda nga naman! May dressing room na! Yeah. Dahil yung studio hindi naman siya masyadong kalakihan, so your staff can watch here what is being taped. Para sa America. So may monitor kayo. Yes. You can monitor the podcast room and the studio A. So yung mga staff mo alam la, uy, si ma'am o si sir nag-o-oily na, they can go there and mag-re-retouch yung ganda. Nice. Wow. Eto naman yung kay Yorme. Ayun, o di ba? Pero hindi na daw siya Yorme, Isko. Sa Isko na lang nandito, di ba? Okay, so, eto na ang kanilang mga opisina. Parang sana all. Meron pa, tingnan din nyo ang kanilang entrance. Napakaganda. Ito ang ini-employ ninyo? How many employees right about now? About nine sa digital preparation. Okay. Editing, sounds. So, ito yung editing room. You'll see... Black Magic ulit, Da Vinci. Tapos ito, first in the Philippines. Kararating lang. Black Magic storage. So we have a cloud storage. This is a 20 terabyte storage. Gaano katagal bago mo na buo lahat ito? Parang ang bilis. Wow! Ganun ka kabilis matuto. Two months. Diba? Tsaka ito na yung kinalakihan mo diba? Tapos yun lang, you get the best people in their respective field of undertaking. Ito talaga ang direction mo sa ngayon? Yeah, may awan Diyos. With the help of yung team, tingin ko dito na kami.
iba ng industriya ngayon. Meron ng social media, meron ng mainstream. Mainstream. Right? So palagay mo ito ng buhay mo? Hindi ka, come on. Hindi ka na babalik sa pagpupolitiko? I have to make a living. I have to move on with our lives. Grateful also that I spend more time with family. Punong-puno naman ng tawanan ang kwentuhan off and on cam dito sa mga cast ng Good Will at Quezon Brothers. At bukod sa tawanan, meron ding bookingan. Balikan natin ang mga nakakaaliw at masasayang kwentuhan kasama ang mga anak ng hari ng komedya at muling makilig sa Churon, as in David Chua and Devon Ceron Love Team, at makilaugh trip sa Good Will cast. Okay, sa bahaging ito na tayo ay magkakaroon ng pagsusulit, parang nababanaag ko sa kanilang mga mukha na nanininerbyo sila. Bakit parang, alam mo, yabang nyo ah, anak ako ni Dolphy. Pero ngayon, magtatanong tayo ng trivia tungkol sa tatay nila, parang nininerbyo sila na hindi nila masasagot. Okay, ngayon malalaman talaga natin kung tama lang na sila'y pinamanahan. Hindi lang ng pangalan, kundi ng kayamanan. O, kita nyo? At pangalan. O, di ba? O, eto na. Anong kalye sa Tondo, sa Maynila, ipinanganak si Dolphy? Sa libro to eh. Hindi nyo binasa yung libro? Yeah, pero hindi ko maalala ngayon. You know, I would think kayo ang nagsulat nun, ah. Yeah, I published the book. Yan. Yan na. At hindi mo alam ang sagot? Hoy, no copying! Ba yan? Ako nga mula eh. Nanguhula kayo? Hindi ko alam kung kalsada to dun. Sa alam ko, Tondo. Okay. And the right answer is... Kalye Padre Herrera! Calderon. Ako, Torres. Torres Calderon. Hindi mo pwede ano to? Sa'yo? Hospital ng Tondo. Alam mo, ang daya mo ah. Hindi ospital ang tinatanong natin, ha? Mali, mali. Ano ang tinitinda noon ni Dolphy para makanood lang siya ng pelikula sa movie theater ng libre? Ano to? Huh? Taigid. Manahimik kayong tatlo't magsulat na lang, ha? Hindi ko alam. Napakahuwaran mong anak, Eric. Oh, ayan. O, pwede bang ipakita natin na yun sa camera mga sagot? Ang mga henyong anak. Ano yan? Taho? Ano ba? Biko. Mani? Una, hindi ganyan na spelling ng mani. Buko? Biko? Biko. Okay. Sabi na ako. Aba! May nagugi! Si Epi! Oo, di ba? Teka mo lang, sandali. Yan ba hinulaan mo lang? Tumamba ka lang? Hindi, palagi yung sinasabi yan eh. Na? Na bago sa manood ng Charlie Chaplin, di ba? Nagbibenta sa mani sa loob. Parang makapanood siya. Ayun. Yung tama ka, butong pakwan. Correct. Yung mga mani, butong pakwan. Oo. Pagkano ang unang talent fee sa natanggap ni Dolphy? Paktay tayo dito. Alam mo, Eric, ikaw natural kang komedyante eh. Ano bang piso? Ano yan? 50? Centavos? 50 centavos? 5 pesos? 5 piso! Abay, may nagwagi! May pakinabang! May pakinabang yung bunso! Ano ba naman? Alam mo talaga yun? Matanda na ako, kaya marami na akong dinaalala. Chambala? Kunwari ka pa dyan. Okay. Ang pelikulang ito ay produced ng RR Productions noong 1966 kung saan nakatambal ni Dolphy ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Niremake ni Gabby Concepcion at Maricel Soriano. O ano ang title? Hindi ko alam eh. I wasn't born noong mga panahon pa rin. Hindi pa ako pinapanak ng 1966. Mm. Malapit kayo, ma'am. Pakita mo. Pwede to, ma'am? Malapit. Alam ko na! Oh. Wait, time's up! Time's up na eh! Hindi pwede malapit kayo, ma'am. Mukhang may mananalo, ha? Ah, ganon! Ano yan? Ay, oo! Okay, pakita nyo. Give up! Yung isa, Marv. Meron siyang pelikulang Pepe and Pilar. Yes. Ayun. Okay. Ang galing.
galing. Buti pala tumingin ako sa iyo. Buti tumingin sa akin. At kami ganong clue. At ang nagwagi, I see, ayan! Ito ang munting handog ng Corina Interviews habang nandito pa tayo sa 10th year ng pagbibigay ng pugay sa kanyang kontribusyon sa industriya. At ang pinakamalaking kontribusyon niya ay ang kanyang mga anak. Ayun. Salamat. Okay ba yun? Okay ba yun? Yeah. Of course. Thank you. Po. The line lives on. So gusto namin kayong pasalamatan kasi medyo nagsaboy kayo ng lagim dito sa programa ko. Huling tanong na lang sa inyo, ano ang pinakamahalagang aral ang iniwan sa'yo ng tatay mo na ipapasa mo sa mga anak mo? O sa lahat ang mahal mo sa buhay? Always keep your feet on the ground. Kasi kahit gaano kataas ka lumipad, masakit pag lumagapag eh. Talagang yung respeto niya sa trabaho, sa katrabaho, yun, makikita mo talaga, he practices it. So ako parang sa akin, yung isa sa mga pinakamalaking legacy iniwan niya. Galing. Somebody said that. I don't teach my children. I live and I let them watch. Oo. Ganda, ganda. Disiplina yung tatay mo. Ikaw naman. No, sa akin naman kasi bata pa ako eh. Ang sinabi lang niya sa akin nun, dapat alam mo ang pagkakaiba ng tama at mali. She said that to me, pagka tama, very good. Pagka mali, acknowledge it and correct it. At hindi ko nakakalimutan yan. Nice! O, palakpakan naman natin, Quezon Brothers of Quezon City. Mapapanood din ninyo dito sa Net25. At habang kami nagsa-selfie, bye guys, group hug! Ito ako sa likod nyo. Ayan, dyan lang. Ayan, picture taking. And it's Marites time at the Goodwill Resort with the Goodwill cast. Woo! Yay! Handa na ba kayo? Love life muna! Alam mo yung love life ni Raymond Bagatsing. Sino ba yung ka-FaceTime mo kanina? Oh, my girlfriend, si Dumaguete. In love lang siya. Hinahanap niya si Raymond. Hinahanap niya na parati si Raymond, no? Yes. So, parati ka na sa Dumaguete, Dumaguete ngayon. Yes, yeah. Mm-hmm. Now, she's coming here next week. Ah, mabuti naman. Oh, yeah. Diba? Para siya naman ang pumunta dito. Oh, sabi niya, kailan ka babalik dito? Kakarating ko lang. Ikaw naman pumunta dito. Smokey. Sino yung kakilala naming lahat na naging girlfriend mo na hindi siya magagalit na banggitin mo pangalan niya? Hi. Alam ng lahat na naging girlfriend ko, si Mickey Ferriols. Aaminin ba ni Mickey yan? Baka ikaw lang ang may alam na mag-girlfriend ka. Dininay! Huwag naman ganun. Huwag naman ganun, para naman ako nag-iimbento lang ng kwento. Ano yung naging girlfriend ko lang siya sa panaginip ko, tapos nagising ako. Pero si Smokey, very private now about his partner. So huwag na natin siyang pag-usapan. We respect that. Thank but you. But ang love of his life talaga ngayon ay ang kanyang baby. Actually, both of them. Both of them. Both of them. Nox naman. They are my, ang pangit na, iyak ako. Pero, they are my everything. Wow! May tisyo ko. Iyak mo yan. Pag-usapan natin si Devon. Yes! Huwag na kong makilala si Devon. Nakilala ko rin ang boyfriend niya. Ex. Nang kanino ka na nang, naka-Y na. XYZ. Single naman. Yes, ready to mingle. Ready to mingle. Nalungkot naman ako doon. Hindi ko natatanungin kung bakit. Pero, naka-move on ka na ba? Yes, of course. Dapat lang. Ano ba life lesson? Dapat lang. Ano ba life lesson mo pagkatapos ng boyfriend mo na yun? Of course, self-love and dapat may limitations in everything. Ito naman si Kat. Ang aga mo nagkamali, ano? Grabe naman yung pagkakamali, Miss Kay. It just happened that way na parang tinamaan ako ng pang-ibig. So I'm happily married for 8 years. So, Uh-oh. Si David naman, kailan ka talaga magsasettle? Pipili talaga. May ganun ba sa lalaki? Yung talagang pipili ka, eto na, edad kong ito. Maybe I should also ask you the same question. May ganun ba ang lalaki na pipili talaga ng edad that I have to because whatever, na kailangan mong ikasal?
sa generation ko, I'm 30 plus. Lately, parang nasa 40 ka na, kung lalaki ka, parang maging na ideal age eh, na magpakasal ka, yeah, oh, nasa 40 plus. Ngayon, na dati 25 dapat, kung babae, magpakasal ka na. Ako, I agree. Oh, oo, so ngayon, talaga. Kung 40, yun ang naisip kong right time to get. Behind the scenes naman tayo. Okay, so ano ang isang sikreto, Smokey? Ano ang isang sikretong na-discovery mo tungkol sa mga kasamahan mo kahit isa lang sa kanila during lock-in? Isa lang ang na-discovery ko kay Devon. Si Devon ay there's napaka-giving na tao. Wow. Pagdating sa pagmamahal. Oh. Wow. Totoo yan. Kahit na ikahirap na ng buhay, ibibigay pa rin niya sa taong minamahal niya. Wow. Thank you so much. Yes. Kala ko sa lahat eh, mangungutang sana. Pwede kang mangutang, wag lang lalagpas ng 800,000. Dollars! Wow. May account. Matahimikin na natin si Smokey. Yeah. Masyadong marami nang nababahagi. Okay, David, ikaw na lang muna. Sa akin si Kuya Smokey. Siya kasi, siyempre, veterano na si Kuya Smokey. Marami ako natutunan kay Kuya Smokey, kay Kuya Raymond. Pagdating kay Kuya Smokey, pag off-cam, komedyante pa rin siya eh. Kahit on-cam, off-cam, komedyante pa rin. So, yung atake niya, marami kang mapipick up na, ay, pwede pala tong linya na to, especially comedy show. So, parang, ay, pwede pala tong lingwahing to, pwede pala tong tonong to, pwede pala tong, alam mo yung gano'n. So, yun ang napipick up ko sa kanya na doon ko natutunan. Kat, ikaw naman. Ako, Miss Kay, siguro isa sa na-discover ko kay Sir Raymond. Kasi first time ko po siya maka-work din. And, syempre, nilo-look up ko si Sir Raymond in terms of acting. Ako, ang tangkad niya, 5'2 lang ako. Hindi, like, alam ko how he performs. And nakita ko na ano pala siya, tropa rin pala siya. And I get to know na ako mahilig ako sa cats. So marami rin siyang cats at home. So ayun. Ikaw naman, Devon. Ako naman po kay David. Wow! Hey! Kasi sa totoo single lang ba sila? Sa set, first taping pa lang po namin, sobrang maalagain siya. Wow. Hindi lang sa cast, kundi lahat ng crew. He's very generous po talaga. What about you, Raymond? Maalalahanin si Kat. Oh. Nagkikita kami sa umaga. Usually kasi medyo, sabi ko po, talagang comedy role to. Kailangan mag-sweet. It's weird kasi siniseryoso ko yung pagka-comedy. Oh. You know, and then siya naman, tatanungin niya muna ako, like before we do a scene, like, Sir Raymond, kumain na po. Ay, may ganun. Dahil, isa sa mga favorite moments ko parate dito sa Goodwill ay yung sayawan nilang cast. Magsayaw! Ay, ako, ito na, oh. Lapas mo na yung sayaw mo, ha? Yung mga kasukasuan natin dyan. Oh, yung sayaw ninyo doon, ha? Dapat may dalawang walis. May gitara ka doon, di ba? Sa telebisyon, pelikula at social media ang kanilang passion na witness nating lahat. Only on Karina Interviews nakita natin kung gaano talaga sila ka-dedicated as actors at media influencers. And the king of Philippine drama, Boyet Christopher De Leon is in the house! Finally! Nag-guest na rin ako dito. Baliktad, ha? Alam mo, sabi ko, hindi natin makukuha yan. Ma'am, si Christopher De Leon, mangarap kayo ng dilat. Sabi ko, masyadong busy yan. Mabuti you don't have taping today. I'm not taping today. We just canceled everything for you. Talaga? Ay, naku, nakakatuwa naman. Alam mo, kasi bata pa lang ako, diloko lang. Bata pa lang tayo. Hindi. Ako naka-shorts na. Bata ka pa na. Pinapanood na namin talaga siya. Yes. At talagang, pag sinabi mong Christopher De Leon, namamangha ang lahat, right? Especially during those days na parang ikaw lang yata ang leading man na kilala ng lahat. Am I 50 years? I don't. Paano nangyari yun? 47 ka lang? O nga, hindi ko nga maintindihan. Parang mali ang mathematics, ano? Mali ang mathematics. Oo. No, but you know, time flies when you're having fun.
I guess so. All and right. Ito ang maganda. Tingnan nyo naman ang mukha niya at ang itsura niya. Ganon pa rin. Di ako makapaniwala, wala siyang chan. Palakpakan ulit tayo! Meron po, meron po. Meron po, meron po yung nakatago. Nagkukulay blue na nga ako, sabi ko kanina. Hindi humihinga. Hindi ako humihinga. Paano ka napasok sa, ano, sa pelikula? Strict ba si father? Bilang tatay ba nakakatakot si Hill? Disciplinarian, yes, he is. Really? He's a very good father. But he really wanted me to be an actor. He was pushing me to be an actor. He would... Teenager, unang sabak sa pelikula, best picture, tapos best actor? Paano yun? Paano nangyayari yun? Anong feeling mo? Parang on top of the world? Lumaki na konti ulo natin. Ano, what ecstatic? How do you describe it? I come from a family of actors. Ayun. Kasi so, you know, the movie sets and the lights and all that, parang sanay ako dun sa grind. No, they would come home late, they would wake up early, and then, you know. And winning an award is like normal? Well, ganun? Well, not really. Uh-oh. Not really. But your first award goes like, wow, hindi ko naintindihan actually. I won. Uh-oh. Wow. And wow. Then that was everybody was happy, including my mom and my dad. So there was a celebration, but it was like, yeah, uh-oh, okay. Pero ano ah, pero parang tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay at saka parang foreboding of things to come. Parang yan ang talaga nag-set sa'yo. Ayan na, parang sunod-sunod na yung mga pelikulang magaganda, yung mga big-time na mga role. May daw mga Pilipino, mga dito pinanganak at lumaki. Pilipino din ako. 7 FAMAS Awards, including 5 Best Actor wins and a Hall of Fame trophy. At maraming iba pa. At para, not bad. I have like 7 Metro Manila Film Festival Best Actor Awards. Yes. I have like 3 FAP. I have Urian, Circle, or right, whatever. Marami nanonood sa ating artista. Ikaw ba umaarte ka para, alam mo kasi, award-winning ang role ito. Is that in your head? To win the award or no? No, no, it shouldn't be. Just do your best and let it just ride with it. Saan ka humuhugot ng nilalabas mo ganun, mga emotions na yan? At such a young age at that time, ah. Yung hugot ko, it's coming from, ano, the story itself. Where I came, where the character comes from, and then how it hurts you and all that. Parang you immerse in the character. That character becomes you. You. And then you react so, of your situation. Pillars of showbiz. Pero hindi lang pala yun, di ba? Parang lahat talaga may kwento. Basang alam namin, happy ending ka, Boyet. So, yes. Congratulations for a life kind of well-lived, okay? Victorious naman in the end. So far, so diba? Good. So far, so good. So far, so good. High-five tayo dyan. Thank you. Yay! Thank you very much. Really nice. Pag-usapan natin ang mga loves. Huwag ka nervyusin. Hindi ako magtatanong ng hindi dapat. Oo, nininervyos ka na eh. Feeling pag narinig ko yung love eh. Feeling na natatanungin ako. And it's all about love. Ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba nalilink sa'yo yung love, yung mga relasyon? Bakit ganun? Parati kang laman ng... Yun din po yung tinatanong ko eh. So, okay. I guess ang love life ng isang artista hindi talaga natatago, ano? It's very hard, but you know, you have... Kailangan may conscious effort to save just a little bit. But mahirap siya. And depende kung ano yung dynamics yung dalawa, you know? Hindi naman dapat kailangan i-share lahat. But then, it's nice to also, like... You give parang konting ano lang kasayahan din sa mga ibang supporters, you know? But lalo na kung pares kay artista, it's very hard. Yeah. Very hard. Oo. Mm. So, well, okay, Julia. Kailan kayo kakasal? Kakasal ka na? Nininervyos ka? Parang nanlalamig ka yata. Hindi naman po. You know, yeah. Everything na ginagawa ko ngayon is because of alam ko naman na malapit na yun eh. It's 'di ba?
kumbaga hindi naman ako yung 25-year-old na ano na di trabaho muna ako, career muna. You know, honestly, genuinely, lahat ng ginagawa ko sa career ko, sa show business, sa pagiging businessman, is leading up to that point. So, yeah. So it's gonna be Julia, you think? Hindi mo masabi? No, siya talaga. Talaga ba? Talaga. Okay, how does it work? I mean, why do you and Julia work? Alam mo, you just know. Alam mo lang eh. You feel na may nagbabago sa'yo. You feel na nag-iiba yung, or mas nag-iiba yung priorities mo, or na mas naging malinaw sa'yo yung priorities mo. So, yun. Alam mo yung sinasabihan na ano, you just know, yung alam mo. Ang hirap mag-explain. It's just iba yung feel. Does she feel the same way? Baka ikaw lang ang may feeling na ganyan. Sana pag na-interview nyo, papanuring ko. Papanuring ko. Baka magulat siya, nag-propose ka na. Iba pala. Nag-propose ka na sa ano on the set. That sounded like a proposal to me. Pwede. Good morning, everyone. Hey, good morning, guys. Are you engaged? Not yet. Hindi pa. I wouldn't, ano. Well, Julia, that sounded like a proposal to me. Maghanda ka na ng sing-sing. Meron tayo ditong 82 kilos ng beef. Ito na nga. Ang ating bangus ni Mentos Curry. Cooking 101 naman tayo ngayon with Ninong Rai. Ano yan? Parang yan pa lang gusto ko ng kainin. Hindi, sandok mo na yung kanin. Kainin natin to. Oo, hindi. Okay. Itlog. Yan. Meron po ako dito yung pinakrispy na bacon. Kinukuha ko lang po itong ilang, konti lang, siguro half nung crispy bacon kasi mga toppings po natin ito mamaya. Yan. Ngayon from here, dito po natin bubuin yung, uy, sarap. Nakaw lang ng konti. Konti lang. Ganun talaga pag nagluluto. Yan. Dito po natin bubuin yung pancit kanto natin. Halos ganito rin yung ginawa ko dati. Pero meron touch of redemption. Kasi meron akong konting pagkakamali po yung... Ano naman yung mali mo dati na ngayon kinokorek mo? Yung pagiging overcooked po ng itlog. Importante pala ng itlog ay hindi overcooked. Tama po. Yan, nilagyan ko na siya ng konting tubig. Okay, talking about originality, isa ba yan sa mga tips mo para ikaw ay talagang kagatin ng masa? Alam nyo, tingin ko po lahat ng tao ay mayroong original personality. So, pag pinakita mo yung tunay mong personality, that's already original. Rinig natin kay Ninong Rai ngayon, una kailangan you are consistent, okay? Kailangan may trabahong kasama yan. Yes. Kailangan tunay yung pagkatao mo, original ang content mo. Tama. Right? Paano ka ba kumita sa paggawa ng ganyan sa YouTube, Facebook? O, di ba? Walang mahalos puhunan. Paano kumita? Dalawa lang naman po ang pinanggagalingan ng kita dyan. And that is yung ad revenue. Uh-oh. Yung saan? Yung mga commercial na biglang sumusulpot. Yes. Di ba? Yes. Dun sa video na ginagawa mo. Exactly. And mga sponsored content. Meaning, tatawagan ka nitong brand. O, yung toyo namin, medyo ipromote mo naman yung toyo namin. Mismo. Ganun. May ganun. Yun lang dalawa. Yum. Ayan. Bango. So, pinupuri mo yung sarili mong pagkain. Hindi, sasabi ko lang yung naamoy ko. So, ito yung plate natin. Ayan. Ikot lang natin ng konti. Konti lang. Subusan natin dyan. Ayan. Mas... O, ano ngayon ang tawag mo dyan? Ninong Rai pancit kanto na lang siguro. Ninong Rai carbonara pancit kanto. Yes, lagyan natin itong ano natin. Something crispy. Yes. So now, wow. Ang maganda sa pancit canton, hindi siya parang yung sa Italian na ang hirap itwirl. Ito talagang... Kulot na siya eh. Kulot na eh. Mukhang nag-enjoy ako nga rin. Napapasayaw ako. And in the house is Eric Eruption!
ting-ting-tang-tang. You know, I was shocked because I was in a restaurant in Ilocos. Tapos biglang nag-flash mob yung mga ano, yung mga waiters and waitresses ng ting-ting-tang-tang. Wow. And then one guy said, "Hey, ting-ting-tang-tang." Sabi ko, ano yun? Okay, so eto na pala. Ikaw pala nagpauso niyan. Kind of. I don't want to take all credit. Pero, yes paano, po. Okay, paano pumatok sobra yung ting-ting-tang-tang mo? Okay po. Ganito. Just 4 months ago, October, narinig ko niyong kanta. Sabi ko, parang okay yung kanta. Very good vibe. Ginawa ko sa loob ng gym. Post. Hours later, walang nanood. 1 month later, I was in Singapore. Ginawa ko the same music, same choreography sa loob ng train. May tugtog ka. As in, mahina lang. Siya kasi train eh. Nakakaya nung blast yung music. So she airdropped at me. That day, I posted it. 3 million, 1 hour. What? On my TikTok. That's right. What do you think did it? Anong sikreto? Maraming elements po doon. Candid. Mm. So, ang video is parang pa-side lang. Hindi yung sa harap. Oh, sayaw! Ah. It was pa-side. Ah. Tapos, secondly, public place. Train. Malaking, train. Tapos may mga, mga taga Singapore. Wherever I went, malit pa lang yung views ko. Millions, like 3 million, 4 million. Umabot ng 6 million the next day or something like that. But I noticed that kids were coming up to me. "Are you that guy on the train? Are you that big guy on the train?" And then the dad goes, "Yes, that's Eruption." I'm like, "Can we take a picture?" I was like, "Okay." Then nagsimula na yung napanood ng tao, halos karamihan, was the one that I did. Huwag ka matakot na kahit malaki ka, chubby ka, payat, matanda, bata, gawin mo yung gusto mong gawin. Do your thing. Ayun. Do your thing. It is my honor and my pleasure na maibahagi sa inyo ang mga tunay na kwentong buhay ng ilang kilalang personalidad o icons pa sa telebisyon, pelikula, at maging ang sumisikat ngayon sa social media. At sa pagtatapos ng aming second season, ay itatawid namin sa aming susunod pang mga episodes ang mas exciting at mas personal pa na mga kwentuhang magkaibigan. Abangan ang pagbabalik namin sa Season 3 dito pa rin sa Net25. Samantala, panoorin ang mga kakaibang interviews na ito sa dalawang YouTube channels. Ayan na maaari ninyong pagpilian, maaari ninyong balik-balikan anytime, anywhere. Hanggang sa susunod na Usapang Totoo, ako po si Corina Sanchez Rojas para sa Corina Interviews.